Hello guys! Good morning, good evening, good afternoon. Nasa gitna yung good afternoon. Ang aking ulam ngayon ay ininit lang siya. Hindi ako nagluto ng panibagong ulam kasi meron pa naman akong ulam na tira nung sa una kong niluto. Kaya ngayon, init-init mo na para di siyang bagong luto. Kaya hindi ko na siya sinalin sa mangkok. Para dito ko rin siya ininit. Dito na rin ako nagaan. Saka ganun pa din itong aking pepino at saka kamatis, hindi nawawala. Ito naman bagong gawa ko naman ngayon kasi naubos ko yung aking pepino nung gabi. Tapos yung suka ko naman is bago din ulit. Baga yung suka ko is sukang galing sa niyog. Kaya masarap siya kasi organic yung suka. Kumbaga, kung hindi pa siya naging suka, tuba ang tawag sa amin ito. Pag tuba pa siya yung galing sa niyog na tuba. Mayroon kasi sa tuba matamis. Tapos pag medyo maasim, yun yung nakakalasing. Yun yung tuba. Tapos pag hindi mo na siya pwedeng inumin, gagawin mo siyang suka. Kaya ito yung kalabas niya naging suka. So ito namang suka ko at hindi ko naman siya binili. Kumbaga, galing din sa aking nanay. Galing din sa aking nanay, napasyal dito sa Maynila. Dinalhan ako ng tuba. Dinalhan kami ng aking kapatid din kasi nasa Laguna yun. Kaya, let's go, kain na tayo. Ito na naman tayo, gutom na. Pag hindi ka naman talaga kakain, pag hindi ka gutom na gutom eh. Diba? Nilaga siyang aking kasim na nilagang niluto nung nakaraan. Kaya ngayon ay siinit na lang muna siya. Tapos sa sunod na naman, kung kain, ang iinitin ko na naman ay si gulay. Yung akin namang nilutong, tag ito yung tahugi. Yun na namang iinitin ko sunod. So hindi na ako nagluluto ng ulam. Kasi ako lang naman. Kumbaga. Saka hindi na rin ako nagpapatis kasi tama lang yung lasa niya. Magpapatis pa ako, dublin na yung alat. Kaya, hindi na ako nagpapatis. Hindi nga lang ako nagsili sa ngayon kasi hindi ako nakabili ng sili. Kain tayo, sabayan nyo ako. Sabayan nyo ako sa tingin lang pala. Kumain na rin kayo, magsandok na rin kayo sa inyo. Diba? Sa inyong bahay, kung nasa bahay man kayo, sandok na rin sabay tayong kumain. Kain tayo. Sarap. Kahit iniinit ko lang siya, hindi siya yung iniinit ko na talagang matagal ang kulo. Kasi, pag matagal ang kulo, pangit na yung gulay niya. Kumbaga, overcook na siya. Kumbaga, pag iniinit ko siya, munting kulo lang. Diba kasi pag kumukulo, bumubula yun eh. Pag ganyan na siya, pinapatay ko na kaagad. Tapos, hindi ko siya nilalagyan ng takip para pagkain ko, talaga rin siyang bagong luto. Hindi siya yung overcook. Kaya malutong pa rin siya sa mga gulay-gulay. Kaya ganun ako mag-init ng ulam. Kaya kapag nagluto din naman ako, hindi ko rin siya ino-overcook. Kumbaga, ang pinaka-overcook naman, na ginagawa kong overcook ay yung gaya na minsan ng karne. Kasi pinipressure cooker ko siya. Kaya kain. Masarap kasi sa kanya pag yung pinipressure cooker mo siya kasi malambot na malambot. Hindi nahihirapan yung ipin mo magguya. Kasi yung gano'n ng iba, siso, gano'n. Sarap na sarap sa kanila yung pag malambot. Diba? Ayun tayo nga, kahit kompleto yung mga ipin eh. Pag malambot na malambot, parang sarap na sarap din tayo. Ang kagandahan lang kasi ng tuba na na suka
Kasi natural lang siya. Kumbaga, wala siyang gaano chemical. Hila yung binibili ko na ano, na kamatis, kaso lang nahinog. Hindi yung gaya nung una kong gawa. Hilaw na hilaw. Malutong kasi masarap. Manamis pa nito. Masarap kumain ng ano, ng may sabaw pag gaya ng tag-ulan. Nakakagana pa rin sa pagkain. Kasi parang ang lamig ng parang ang lamig ng asasyan mo, yung tinura mo. Pero pag may sabaw, parang feel na feel mo yung init ng sabaw pag hinihigop. Ganun, yung kanin, di ba? Pero masarap din sa ano, gaya nung umuulan-ulan, malamig. Gaya ng sinangag na kanin. Tapos, itlog na malasado. Tapos tuyo sa suka. Kasi ito yung suka mong ginagamit, tuba pa, di ba? Pakasarap. Masarap kumain. Kasi pag tag-ulan talaga, talagang gutumin ka niyan. Ang sarap ng mais. Hindi siya gaano magulang. Kaya na nga lang ang saging. Nakain ko na. Sinasabayan din ako ng mga alaga ko. Kumakain din sila. Ang sarap ng pipino. Tapos pag hindi ko siya nauubos, gano'n ng pipino, hindi ko siya nauubos, nilagay ko lang siya sa disposable, tapos nilagay ko sa ref. Yung suka ko naman, din ang suka, hindi naman agad-agad nasisira. Ang ginagawa ko, natakpan ko lang siya, kaya dito ko siya nilalagay. Sa ganito na may takip.
hindi ko naman siya nilalagay sa repto lang sa labas. Suka lang naman siya eh. Kumbaga, ang nilagay mo lang naman dyan ay konting asin, bawang, saka yung konting asukal. Kaya yun yung nilalagay ko kasi, yung, alam mo yung may konting alat, manamis-tamis, na may asin. Kaya pag mahilig ka sa pagkain, mahilig ka talaga sa pagkain. Lahat naman tayo mahilig sa pagkain. Kumbaga yung panlasa natin kanya-kanya. Kaya gumagawa talaga, naghahanap talaga tayo ng ikakaganda ng panglasa ng ating dila. Makasana naman yung ulan. Bigla siyang buhos, tapos biglang mawawala. Tapos babagsak na naman. Nalakas pa naman siya. Kaya sunod, pinakita niyo akong kumakain, tapos may sabaw ako, wala na siyang gulay. Kung ibig sabihin, nakain ko na. Kasi yung tira ko na naman ito, nalagay ko na naman siya sa rep. Siguro may tao ito sa harapan din dahan. So, kahit init man lang siya, manamis-amis pa rin yung mait. Kala mo sariwa-sariwa. Alam mo yung bagong luto. Ganun yung lasa. Yep. Haba na ng video ko. Nais na lang naman ako. Thank you guys. Salamat sa mga nanonood. God bless.